sa inyo lahat. Ngayon po ay Miyerkules, March 15, 2023, para po sa ating unang pagbasa pagninilay sa araw na ito. Hatid ko po mula dito sa San Carlos Seminary Compound dito po sa Makati. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Deuteronomo chapter 4 verses 1 and verses 5 to 9. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sundin mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, 'Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ano nga po ba ang basihan ng isang matagumpay o maunlad na bansa? Sa pamantayan ng tao, ang isang maunlad na bansa ay yung matataas na gusali, may mga constructions, may mga bilihin, nakakabili ka at talagang maganda, no? Maganda ang kapaligiran. Pero sa araw na ito, pinapaunawa po sa atin, no, na ang isang maunlad na bansa, matagumpay na bansa ay hindi nakadepende sa income, no, o sa dami ng pera ng isang bansa, kundi sa kung paano sinusunod ng mga tao, lalo tigit ng buong bansa, ang mga tuntunin at aral ng Diyos. Ang isang bansa na walang kinikilalang Diyos at hindi sumusunod sa kanyang mga tuntunin ay maituturing na wala, no, sa paningin ng Diyos. Dahil yun lang talaga ang mga bansa na may pananampalataya, may takot sa Diyos, at talagang ang kanilang basihan, ang kanilang mga batas ay batas ng Diyos. Yun ang masasabi nating maunlad. Kaya sana po, no, mapagnilayan natin mabuti, lalo tigit sa atin po, no, sa ating bansa, mga Pilipino na nagsasabi nga at pinupuri ng maraming bansa dahil nga sa ating pananampalataya. Wag po natin hayaan na tayo ang maingin at sumunod o tularan sila, kundi kailangan natin mas panindigan na tayo bilang mga Kristiyano ang dapat nilang pamarisan, at dapat na kumbaga sila ang ma-inspire natin na manatili pa rin sa Diyos. Minsan nasasabi natin, no, nung kapag may mga issue tungkol po sa divorce, tungkol sa abortion, tungkol sa death penalty, ang lagi natin binabanggit ay karamihan, no, sa mga nagsusulong nitong nagsasabi na tayo na lang ang bansang wala pang ganitong batas. Na dapat sana pwedeng maging proud tayo dahil iilan na lamang tayong bansa ang nananatili at naninindigan sa ganitong batas na hindi dapat gawing legal. No? Dahil nga, syempre, ito ay nakaugat pa rin sa aral at tuntunin ng Diyos. No? Nasa mga ilan sa mga sampung utos ng Diyos na pinagbabasihan natin kung bakit hindi po tayo pumapayag na ma-legalize ang mga abortion, ang divorce dito sa ating bansa. Kaya sana po panghawakan natin na mabuti at mas maging proud tayo na kahit na maliit na bansa lang tayo, pero naninindigan tayo, pinanghawakan natin ang ating pong pananampalataya. Kaya muli po, isang magandang araw sa inyo lahat.